Kung ano mga issues ninyong dalawa, ayusin nyo na. I don't think that's a good idea. Lahat susubukan kung makita ko lang ulit sa'yo, Diana. Alam kong buntis ka, kaya ka aligagali. Sinong ama niyan? Si Bradley. Wala na akong lahat na nasabihin sa kanyang to. Hindi mo alam kung anong sakripisyo ang gagawin ko ngayon. Yeah, please. Huwag mo sasaktan ulit si Diana. Kinarma siya dahil sa lahat ng mga pinagagawa niya sa'yo. And the time has come for her to harvest all the bad fruits she's planted. Mamahalin na aalagaan mabuti si Diana. Huwag na huwag kang gagawin ng isang bagay na alam masasaktan siya dahil mananagot ka sa akin. Pati ba naman yung pamilya ng boyfriend mo? Pinakikialaman mo pa. Mahal niya ako. Kaya kung anong laban niya, laban ko na rin. At dito, sa restaurant na ito, magsisimula. Hindi ko nga alam na umalis ka eh. Saan ka ba pumunta? Andito ako sa restaurant ng anak mo. Ang laki talaga ng pakinabang ko kay Cielo. Tingnan na lang natin ang tapang mo ngayon, Rina. Ay! Ay! I'm sorry. Ay. Rina, upuha mo na. Okay ka lang ba? Yeah, I'm okay. Thank you. Why are you asking that clumsy woman? Eh, ako itong nasaktan. I'm sorry. I'm sure hindi naman niya sinasadya yun eh. I'm really sorry for calling you clumsy. I think the word I'm looking for is malandi. Oh. Diana, Rina, lumabas ka muna saglit. Silita, Rina, kasi may nangaaway. Dali. Ha? I really shouldn't expect anything good about this place. Kung ano ang puno, yun din ang bunga. Palpak ang mga anak sigurado dahil palpak ang nanay. For your information po, tinuruan ako ng nanay ko na gumalang sa matatanda. Pero sa mga katulad nyo, hindi dapat nirerespeto. Dahil kung ganyan kayo umasta, hindi kayo kagalang-galang. Hindi nyo ako kilala. But soon, you will know who I am. Ayoko naman yung manahimik ka na lang. Kaya tayo naman ngayon. Dahil hindi pa ako tapos sa kanila. Just warming up. Alam ko nasasaktan ka dahil naalala mo ang ginawa nila sa'yo. Huwag mo na akong intindihin. Kaya ko naman tiisin lahat yun eh. No. Tapos na ang pagtitiis mo. Kaya lang naman nila nagawa sa'yo yun eh, dahil nag-iisa ka. Pero magmula ngayon, may kakampi ka na. Ako. Kahit magsama pa silang mag-ina. Nakaharap mo pala si Rina at si Diana. Yung isa nandun, si Ashley. Wala. Swerte niya lang. Dahil kung nagkataon, makakarinig din siya sa akin. Salamat, Cielo. Pinatunayan mo na naman sa akin na talagang mahal mo ako. Kaya lalo ka rin napapamahal sa akin. Inaalagaan mo ako. And I promise you, kapag ako gumaling, ikaw naman ang aalagaan ko. Oh, Ashley, tandaan mo yung sinabi sa'yo ng OB kaini, ha? Sasama na lang ulit kita sa next check-up mo. Salamat, Lorna. Ayun na nga, show. Ayun na yung baby. Ashley, buhay na yung bata sa tiyan mo. Ano na ako niyan, Lorna? Ano nang gagawin ko? Ashley, magiging mami ka na rin naman. Isipin mo na yung kapakanan niyo ng baby niyo na Bradley. Mas mabuting malaman niya na to. Alam mo namang hindi ko pwedeng sabihin sa kanya to, di ba? Eh bakit hindi? Eh hindi naman nabuo yung bata ng ikaw lang. Dalawa kayo. Lorna, ayokong madamay ang pamilya ko dito. Imposibleng hindi. Kahit na. Siguro, harapin ko na lang yan mag-isa. Hindi mo naman kailangan gawin pa yun eh. May kasama ka sa responsibilidad na yan. Kailangan na malaman to na Bradley. Maawa ka naman doon sa bata. Diana. Oh, pauwi ka na? Yeah, wala naman nagbalakad eh. Kaya
Pauwi na. Susabay na kita? Hindi, okay lang. Pasensya ka na. Bakit ka naman humingi ng pasensya? Kasi kaya siguro ka tumanggi dahil iniisip ko na may gusto pa rin ako. Hindi, hindi. Ako nga ang dapat humingi ng pasensya sa'yo eh. Wakin, hindi naman ako tumanggi dahil ayoko. Alam ko naman magkaibigan pa rin tayo, di ba? Pero kasi... Napala yung sundo mo eh. Pasensya ka na. Medyo nakasanayan lang kasi na hinahatid kita. Hi, Diana. Hi. Ingat ka. Alam kong ako ang dahilan kung bakit siya malungkot. Bradley, pasensya ka na. Wala naman akong balak na. Hey, hindi ako sinseros kay Joaquin. Dahil, alam ko naman talaga kung sinamahal mo. And, masaya ako dahil nag-open up ka sa akin tungkol sa mga feelings mo. Ano yung pwede kong gawin para gumaan yung loob? Well, I guess, you need to give him time. Kasi patay ako, gusto ko maging open relationship namin ng pinsan ko. Pati naman ako. Gusto ko maging magkaibigan pa rin kami ni Joaquin. Dahil ng mga panahong wala ka, siya lang naman yung nakakasama ko. Sa kanya ko naibubuhos lahat ng lungkot ko. Naging tapat siya sa akin. Lahat sinasabi niya. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag na sana malaman pa ni Diana ang pagkakamali natin. Sige, huwag ka na mag-alala. Wala na akong... Wala na nasabihin sa kanya nito. Okay lang ba ako na sumagot? Kasi baka may kailangan si ate sa'yo. Hello, ate. Ayun yung sumagot eh. Hello? Ate. Wala eh. Bakit pa siya tumatawag sa'yo? Yung kapitbahay pala namin. Nagpa-reserve sa restaurant niyo. And di pa kasi namin naka-finalist ng ate mo eh. Tsaka, you know, di ba kasi tayo naging okay nun eh, kaya hindi ko muna sabi sa'yo. Eh, baka naman hindi niya napansin or baka naman kasama pa niya si Diana. Tawagan mo na lang ulit mamaya. Hindi na siguro. O bakit? Alam mo, kanina pumayag ka na nasasabi mo kay Bradley. Sinabi ko lang yung pangalan ni Diana, ayaw mo na naman. Hindi lang naman dahil dun eh. Tingin ko, dapat hindi ko na siguro sila guluhin. Tsaka kasalanan ko rin naman to, Lorna. Kaya harapin ko na lang to talaga mag-isa. Ashley, huwag mo sarilinin yan. Paano ka na lang yan? Bahala na. Anong bahala na? Eh, paano kapag tinanong ako nina Tita Rina? Ni Diana, ni Bradley, anong sasabihin ko? Wala. Wala kang dapat sabihin sa kanila. Pero Lorna, salamat ah.
Kaya please, huwag na huwag mo sasabihin kahit kanino yung tungkol dito. Lalong-lalo na kay Bradley. Eh, anong balak mong gawin ngayon? Babay-babay pa kayo, ha? Oh! Ang ginagawa pa dito, kala ko umuwi ka na. Wala. Nag-iisip lang. Talaga dito ko pa nag-iisip, ha? Mahal na mahal mo tong restaurant, ha? Parang hindi na nga, eh. Marden, di ba na kasi sitwasyon ko ngayon? Parang hindi ko na kayang tumagal pa dito. Makin, sayang naman. Alam kong sayang, pero sa tingin nakita ko naman si Diana, parang tinudurog yung puso ko. Joaquin, hindi naman siguro ganun yun. Nagsimula kayong magkaibigan. Di ba pwedeng may balik kahit yun lang? I don't know. Hatid mo nga ako. Kasi nagmumuni-muni ka dyan. Sina? Oh, di ba, nakatawa pa kita. Gusto mo pala. Hoy, bantayan mo yan, ha? Anak, kakain na. Akala ko nasa kwarto ka pa eh. Ano ba ginagawa mo dyan? Wala naman po. May iniisip lang. May problema ba? I'm just curious. Kasi kagabi tumawag sa akin si Ashley. Eh, halos nga di kami nagpapansin kahit nakikita kami. May solusyon yan. Sinubukan mo na bang tawagan? Dad, nahihiya pa rin ako eh. And I feel awkward kung makakausap ko siya. Eh, hindi mo mawala yan. Hanggat hindi mo sinasanay ang sarili mo. Malay mo, kaya rin tumatawag si Ashley siguro sa'yo dahil gusto niya maging normal ang lahat. Subukan mo tawagan. Anak, ikaw ang lalaki. Ikaw mag-reach out. Sige na, tawagan mo na. Subukan mo ulit mamaya. Ha? Pasok muna tayo. Kailangan ko na talagang gawin to. Para sa ikatatahimik ng lahat. Wow! Look at that! Pero insan, alam mo, tama si ni Santi eh. Dapat hindi ka na pumatulad dun sa babaeng yun eh. Kasi kung matanda na yun, hindi yung magsasayang sa natitira niyang buhay para lang sa inyo. Pwede ba? Pinsan naman. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Kasalanan ko rin naman. Okay, fine. Pero pasalamat tayo at ano dun si Santi. At least merong nakasupport sa'yo. Makahiya nga eh. Bakit naman mahihiya? Eh, siya naman tulong malapit sa'yo. Di ba? Ang feeling ko, alam mo, ang lakas ng feeling ko, may ano, may gusto sa'yo yan si Doc. Yan. Tumingin ka lang, ha? Yan, tapos ilagay natin siya dito, i-sprinkle natin. Ikaw talaga, insan ko, ano mga pumasok dyan sa isip mo. Ay, bakit? Wala namang masama, ha?
Di ba? O, hiwalay siya sa asawa niya. O, ikaw single ka naman. Sorry. Sorry, Insan. Nadala lang ako sa usapan natin. Okay lang yun. Huwag mo nang intindihan, Insan. Siguro, padangan na rin para matanggap ko na wala na talaga si Benji. Gusto ko na rin makapagsimula. Para sa mga anak ko, para sa pamilya natin. Alam mo, Ray, mukhang maayos ang pamilya ni Rina. Meron siyang mga anak na babae. Kambal. Saka mukhang talagang mabait yung mga anak niya eh. Pero kapag inaapi, lumalaban din. Solid pala pamilya niya. Mm-hmm. Solid as a rock. Lalo na siguro kung buhay si Benji, mas matibay pa yung pamilya nila. Epektadong epektado ka pa rin, pare, ah. You know, life is not always fair. Eh, kung solid naman yung pamilya ni Rina, de, kaya na nila yun. Pero alam mo, iba pa rin siyempre yung may father figure. Kaya nga, medyo nanghihinayang ako kahit papano dun sa pamilya ni Rina. Teka lang, pare, parang iba talaga yung concern mo para kay Rina Mercado, eh. Sigurado ka bang wala ng something nangyayari? Wala! Ikaw talaga! Masyado ka nga na, hindi naman sa ganun. Alam ko lang kasi kung ano yung pakiramdam ni Rina. Baka nakakalimutan mo, hindi na rin naman kumpleto yung pamilya ko. So I know the feeling. You have all the reasons, man. Libre na lang kitang kape. Yeah. Ang sarap, di ba? Talaga? Boys, what's up? Oo, ito talaga yung na-miss ko eh. Kayo kaya naturo sa akin mag-bake, di ba? Mm-hmm. At bukas gagawa ulit ako, iba naman. Pwede mag-request. Sige, ano gusto ko? Banana pa rin, pero may walnut. Ay, tapos may mga chocolate chips. Ito yung nakakamiss yun. Ito yung mga ganito natin. I so miss this. Mami. Mm. Yes, Ashley. Pwede mo bang bumukod na ako ng lugar? Ino mo to? Pinag-uusapan lang natin kung paano nyo na-miss ang mami nyo, miss ang isa't isa, itong cake, ganyan, tayo magkakasama, tapos bubukod ka. Hindi, Ninang, hindi po yun yung ibig kong sabihin. Eh, gusto ko lang ako po talaga mapag-isa. Bakit, Ashley? Bakit kailangan kang bumukod? May problema ba? Anak, iilan na nga lang tayo dito, aalis ka pa. Mami, gusto ko po kasi talaga mag-independent na. Ashley, independent ka naman kahit magkakasama tayo, di ba? O nakapagpatayo nga kayo ng restaurant ni Diana. Oo nga naman, ate. Pero Ninang, iba pa rin kasi yung nagsosolo eh. At least yun, alam ko talaga ang kailangan, asahan ko yung sarili ko. Ate, huwag ka naman ganyan. Ngayon na nga lang umaayos yung lagay ni Mami, ikaw naman ang aalis. Sana naman maintindihan nyo, kasi ito talaga yung gusto ko eh. Kaya please, Mami, payagan nyo na ako. Pero ang malaking tanong dyan, eh bakit? Eh, di ba? Sinagot naman ni Ashley. Sabi niya gusto niya maging independent. Pero pabigla-bigla ang desisyon niya na bumuhod. Napapansin ko yan si Ashley eh. Parang ang dami niyang iniisip. Ikaw naman, pinsan. Hindi ka naman nasanay dyan sa mga kabataan ngayon. Ganun talaga sila. Gusto nila maaga silang may mapatunayan, hindi ba? Mapatunayan saan? Successful ang karir niya. Maayos ang buhay niya. May iba pa ba? Sa bagay, tama ka, no, pinsan. Baka nga talaga may problema si Ashley, pero ayaw lang niyang sabihin sa atin. Yan na nga din ang hinala ko.
Hello, Bradley. Hello, Lorna. Nasa restaurant ka na ba? Wala pa. Bakit? Baka kasi kasama si Ashley. Tumawag siya sa akin kagabi. Gusto kong itanong kung bakit. Talagang malaking tanong kung bakit siya tumatawag sa'yo. Bakit? May problema? Malaki. Ano yun? Huwag mo lang sa akin itanong, Bradley. Mas mabuti mag-usap na lang kayong dalawa. Sinubukan ko nga, pero hindi niya sinasagot yung telepono niya. Pasensya ka na, Bradley, ah. Hindi ko rin alam. Pero siyempre, kung gusto may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Mas mabuti pa, puntahan mo na lang siya kung ayaw niya sagutin yung tawag mo. Okay. Salamat. May nakanda ka na palang gamit. Sigurado ka na talaga sa gusto mo, no? Hindi mo malang sinabi sa akin na may ganito ka palang plano. Sorry, Diana. Kailangan ko talagang gawin to, eh. Di ba nangako ka sa akin na sasamahan mo ako sa pag-aalaga kay Mommy? Tapos ngayon bigla mo akong iiwan. Pasensya ka na. Malalaki na kasi tayo eh. So kailangan talagang matutunan natin na gawin yung mga ganitong bagay. Pero kung hindi pa yun yung nasa isip mo, sana intindihin mo na lang ako. Naririnig mo ba sarili mo? Ate, ang selfish mo naman. Sa tingin ko nga itong gagawin mo ito, sarili mo lang iniisip mo eh. Diana, please. Hindi porket nag-please ka, okay na. Ganun na lang bang kadali para sa'yo, nakalimutan kami ni Mami? Ano pa bang gusto mo sabihin ko? Akala mo ba, madali lang para sa'kin to? Oo. Tignan mo, handa-handa ka nang umalis oh. Ay, dahil na kailangan ko, hindi mo alam yung pinagdaraanan ko eh. So, may iba kang dahilan kung bakit ka aalis. Sa akin na lang yun. Bakit ba ang damot mo? Akala ko ba magkakampi tayo dito? O talaga yung madamot ngayon? Eh, mula nga nung bumalik tayo dito, wala akong ginawa kung hindi ako ang magbigay. O ako din! Kaya ngayon naasahan ko na lagi kitang makakasama. Ate, kung may problema ka, pwede mong sabihin sa akin yun. O baka naman hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako tanggap. Na lahat o pakitang tao lang ganon. Hindi. Hindi. Hindi ko na kaya gawin yun. Eh bakit parang alayo mo sa akin? Wala na ba kaming kwenta sa'yo? Tumingin ka sa akin, ako, hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita. Kaya ako nga gagawin to kahit masakit sa'kin. Dahil ayokong makitang masasaktan ka pa, at ako ang dahilan. Akin na yan! Akin na yan! Tama na! Tama na! Tama na! Ayoko na! Masakit na! Man, take it easy, okay? That'll be enough for today. Yes, ma'am. Ah, unang magagawa yung init ng ulo mo. Come on.
Sit down. Sit down and relax. Easy. Okay. I think you need a drink. Yaya? Yeah. Yes, ma'am. Drink ni Sir Ma. Sige po, ma'am. Shelo, pasensya na. Siguro, naiinip lang ako sa mga nangyayari o sa mga hindi nangyayari. Marami pa akong gustong gawin kaysa nakatambay lang dito, nakatunga nga. Look, you've been showing great progress. Sa susunod, hindi mo lang maitutulak yung piti mo. Kaya mo pang sipain. Thank you, Shelo. Maraming salamat. At least, meron pa rin nakakaintindi sa mga pinagdadaanan ko ngayon. Of course, I do. Alam ko kung anong tumatakbo dyan sa loob mo. And pretty soon, magagawa mo na lahat ng gusto mo. Go. Rocks are straight up. Straight up. Okay, neat. See? Hindi ka makasagot kasi totoo, wala ka ng pakialam. Huwag mo akong tatalikuran, sabihin mo sa akin kung bakit ka aalis. Yun na yung desisyon ko. Kaya yun na yun, tapos hindi, na. Hindi, huwag ka maging makasirili. Sabihin mo sa akin. Kailangan ko ng sagot. Hindi ako makasirili, hindi totoo yan. Sabihin mo sa akin kung ano yung totoo! Diana! Ashley, ano nangyayari dito? At bakit kayo nagsisigawan? Akala ko ba magkasundo na kayo magkapatid? Ha? Anong nangyayari? I'm sure pag nakita ko ang anak mo, I'll be looking at a female version of you. Tama ba ako? Matapang siya. Pero hindi siya dapat katakutan. Bakit naman? Matapang lang yan si Ashley kapag alam niyang kontrolado niyang sitwasyon. At yung kahinaan niya ang siya rin magtra-trader sa kanya. Nasa tamang edad na po ako para gawin to. Hindi mo may aalis sa amin, anak, na mag-alala sa'yo at paramdaman ito. Tapatin mo nga ako. Ano pa ang problema, anak? Ha? At bakit kailangan mo umalis? Dad, I'm just worried. Tinatawagan ko si Ashley, pwede siya sumasagot. Pwede mong pagpabukas yan. Masyado ka na nag-worry. That's why I need to go and talk to her. Parang hindi ako matatahimik until I'll know she's okay. I'm sorry. Hindi ko gusto ang mga nangyari. Siguro, mas okay na na umalis akong masama ang loob mo sa akin para hindi na mahirap na mahiwalay ulit ako sa'yo. Sana balang araw magpatawad mo ako sa nagawa ko. Hindi ko dapat sinabi yung mga yun sa'yo kanina. Nagtatampo lang ako kasi biglaan naman yung desisyon mo. Ayoko lang naman kasing umalis ka, ate. Si ate po. Ate, hindi ko alam na sa kwarto ba niya? Wala po. Nintang ako na po siya doon. Wala siya doon eh. Eh, nasa na siya? Hindi po kaya talagang umalis na si ate. Dok, kamusta na po si Ashley? Na-stress lang ang pasyente, kaya nahilo ito. Kala ko naman kung ano nangyari sa kanya. Pwede na siyang umuwi once she's done resting. But next time, please ha, mag-iingat ka. Bakit po? You don't want anything to happen to the baby, right? Baby? She's pregnant!